Hello po mga best! For today's video po, lilipat na nga po pala natin yung ating mga one-month-old dito sa mas malaking pawalaan. Let's go! Eto nga po pala mga best, ang mga katuwang namin sa aming pagpapalaki ng aming mga sisiw. At syempre po mga best, sasama po namin muna yung yaya niya. Nilagay nga po muna namin sila dito sa lumang breeding pen. Mas maganda po kasi mga best na sa ganitong edad ay nakakawala na po sila. Base nga po sa experience ng daddy mga best, pag daw po nakakulong ang mga sisiw, kadalasan ito daw po ang nagiging dahilan ng pagkabansot nito. O kaya naman po mahina po ang kanilang mga tuhod, kaya nga po yung iba pong malalaking farm napakalawak po ng kanilang mga lugar. Malaya po silang nakakatakbo-takbo, nakakalipad. At syempre po mga best, tayo po hindi naman po farm at backyard lamang po. Kaya ginagawa na lang po namin na paraan para malaya pong makakatakbo at makakalipad ang aming mga sisiw. Kakaunti lang din po kasi ang space ng aming bakuran. Kaya dinidiskartehan na lang po ng daddy. Nung nga pong saktong 1 month sila mga best, napurga na nga po pala sila ng pepe. Hinahalo nga lang po yun sa tubig mga best. Di na nga po pala namin na videoan mga best dahil na busy po kami sa expo. Hayaan nyo po mga best, sa mga susunod po namin na sisiw, ipapakita po namin sa inyo kung paano po namin i-deworm gamit ang pepe. Siyempre po, hindi po mawawala ang ating kasangga na Bitmin Pro Powder na kumpleto, sigurado. Yan po ang katuwang namin sa aming pag-aalaga ng mga sisiw. Hanggang paglaki! Sa aming mga manok o sisiw, ginagamit namin ang aming Bitmin Pro Powder. Pati na rin po sa aming mga bagong pisang bibi. Nag-aalaga nga din po kami ng bibi mga best dahil di naman po maiiwasan na tapon-tapon yung mga kinakain ng ating mga alagang manok. Sila po ang pumupulot ng mga nalalaglag. Pero syempre po, pinapakain din po sila ng bukod ng daddy. Dahil isa din po ito sa diskarte ng daddy sa aming pamumuhay. Hanggang sa muli, ang inyong munting handler. Thank you po. God bless!